welcome to my channel. So for today's vlog, I will be unboxing the Acer Nitro 5 gaming laptop. I'm so happy and I'm really excited for the unboxing kasi it's actually the first time that I bought something like this for myself and sobrang happy ako. Yung mga previous computers, laptops, and even yung phones, lahat yun bigay sa akin. Di talaga ako bumibili ng mga gamit para sa sarili ko, especially if hindi biro-biro yung amount. So itong laptop na to, antagal ko talaga tong pinag-isipan, and thanks to Ken kasi siya talaga yung nag-push sa akin and tumulong sa akin para makapag-design. So bakit nga ba gaming laptop yung napili ko? Well, kasi mas okay yung specs niya compared sa ordinary laptop, lalo na kung busy yung mga nangyayari sa laptop niyo. Like me personally, I will use this laptop for my work, editing, gaming, and hindi natin masabi, baka streaming. Sir Nitro 5 talaga ay nakita namin swak sa needs ko and pasok sa budget. So before ko i-open yung box, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga kasama ng laptop. So first, we have here yung laptop bag. Ayan. Open ko na. So actually, hindi ito yung usual na laptop bag kasi kadalasan handbag. So this is a backpack and I really love the quality and the material. Sobrang okay niya talaga. So mas gusto ko yung backpack kasi sobrang laki ng storage niya. Like, dito yung laptop. Tapos if you have accessories for your laptop, pwede rin dito. Laki pa yung space and meron din siyang pocket right here. Meron lang dito yung logo ng Acer. Sobrang ganda talaga ng quality nito. Next naman natin is itong wireless mouse. Actually, pinapili nila ako between keyboard and yung apat na mouse. And ito yung pinili ko kasi ito daw yung pinaka-latest. And ang kulay niya is black and gray lang. So, ito yung kinuha ko. So, ngayon naman, open na natin yung box. Actually, guys, na-open na to sa store kasi kailangan nilang i-test. And in-open na rin ni Ken kasi meron ako mga pinadownload sa kanya na software and meron na siya mga in-update. Ayan. Ayan siya, guys. So sa loob ng box, meron ulit box. Ito. So meron pa ulit maliit na box dito. And ito muna yung pinahin ko. Ayan. So meron tayo dito cord and yung PC adapter. Ito yung charger niya. May fingerprint pa kay Ken siguro. So ito yung charger na kasama niya. Medyo bigat siya and malaki. Pero okay lang kasi expected ko na siya dahil nga gaming laptop siya. And now, ito na. Ayan. Ay, sumabit. So, meron pa sa loob na papel. Setup card, quick guide, and kasamang stickers. Tingnan na natin to. Ito na yung mismong laptop. And tanggalin ko lang yung balot. So happy. Ang ganda niya. So ito na yung laptop, guys. Ayan. Wow! Maganda. Tignan natin. Ta-da! Actually, sa store, parang hindi mo pa siya masyadong ma-appreciate kasi magkakamukha sila. Pero nung nandito na, it's so nice. Ang ganda ng design niya. I really like it. Ngayon, pumunta naman tayo sa specs ng gaming laptop na to. So, yung operating system na tong Acer Nitro 5 is Windows 10 and yung processor niya is AMD Ryzen 5 4600H. Installed RAM is 8GB 3200MHz and meron siyang dalawang storage. First is the SSD which has 256GB and yung isa naman is yung HDD which has 1TB. Pwede niyo pa silang i-upgrade. Video card naman is GeForce GTX 1650
4GB. Based dun sa mga napanood ko review sa YouTube, hindi naman kasi ako ganun kateki. Research lang din talaga ako. Ang sabi nila, itong ang Acer Nitro 5 is really recommended for gaming and video editing because nga of its specs. So pagdating naman sa weight ng laptop, meron siyang konting bigat. Kasi it's 2.7kg, pero para sa akin okay lang naman. Expected ko na siya dahil nga gaming laptop, and meron din ako mga napanood na ang sabi nila, ibang gaming laptop daw mas mabigat at saka mas kapal kaysa nga dito sa Acer Nitro 5. So isa lang ang kulay ng Acer Nitro 5, at ito nga yung kanilang obsidian black na may details of red. So dito sa mouse niya is color red. Ayan. Yung 2019 model, pati yung keyboard nila red, ngayon white na, which is mas gusto ko. Sa likod niya, sa may charging port, color red siya. Itong cover niya, parang semi-matte. Matte siya, pero may konting gloss. Sobrang smooth ng texture. Ngayon, open naman natin yung laptop. Diba? Sobrang bilis lang niya magbukas. Nakakatuwa. Wait lang, may password na ata to eh. So, ayan siya guys. Sobrang ganda. So, ngayon punta naman tayo sa screen niya. So, Acer Nitro 5 has 15.6 inches Full HD 144Hz. So, sa 2019, ang alam ko Full HD 120Hz. And guys, pag higher yung number ng hertz, mas okay siya. Kasi mas smoother yung display niya, which is importante, especially sa gaming. So, yung type of screen naman niya is IPS LCD. So, ang kagandahan sa IPS panel, kahit anong angle mo siya tingnan, hindi na de-degrade yung color niya, and nakikita mo pa rin kung ano yung nasa screen. Dati, ito yung isa sa mga problema ko dun sa previous laptop ko. Pag nanonood kayo ng friends mo sa isang laptop ng movie, yung mga nasa side, hindi na nakikita kung ano yung nasa screen, and yung reflection mo na lang yung nakikita. Ang kagandahan sa IPS panel, kahit anong angle, makikita mo kung ano yung nasa screen. Pagdating naman sa keyboard, okay naman siya. Normal lang. Kung ano yung nakasanayan natin sa ibang laptop, ganun lang din naman siya. Pero ito guys, meron siyang numpad, which is okay na okay para sa akin. So yung keyboard niya, RGB. Red lang yung nakalagay dito kasi ito talaga yung default niya. Pag open sa store, red na siya. Pero RGB yan guys. Pero yung 2019 model, red lang talaga yon, fix lang. Kaya pati yung gilid ng bawat letters, color red dun sa 2019. Pero ngayon, kaya siya color white kasi RGB na yung backlit ng ating keyboard. Also guys, this laptop has a basic gaming setter, which is the NitroSense, and pwede nyo siyang open by clicking this button sa taas ng numpad and lalabas na siya. So, itong NitroSense na to makakatulong sa experience nyo with gaming. Ito nyo rin pwedeng i-adjust yung color ng keyboard. So, ayan. So, sa ngayon, naka-color red siya. Pwede natin siyang gawing white. And, kita niyo ba? Yellow. Blue. And, orange. Ganun siya. So, 4-zone RGB keyboard siya. So, pwede nyo rin i-adjust yung pan ng laptop. So, ngayon, naka-auto lang ako. Try natin i-max. Check natin kung maingay ba yung fan. So, ayan guys. So, ngayon, naririnig pa talaga yung fan. Pero, hindi naman siya problema para sa akin. So, guys, itong laptop na to, meron din siyang webcam na 720p. Okay na to kapag meron kayong mga online meetings. Siguro, kailangan nyo lang ng mas maliwanag na ilaw. Ito yung gagamitin yung camera. Ngayon, ipapakita ko naman yung ports ng laptop. Dito sa right side, meron tayo dito exhaust, HDMI, USB Type-A port, and USB Type-C port. So, dito naman sa left side ng laptop, makikita niyo yung lock, exhaust, Ethernet port, USB Type-A port, and yung lagayan ng headphones. So, dito sa likod, andito yung dalawang exhaust. So, quad exhaust siya. And, andito naman sa gitna, sa may pula, yung charging port. Pagdating naman sa battery, actually, hindi ko pa siya na-test. Pero, ang sabi nila, if mga simpleng gamit lang, like viewing ng photos, aabot siya ng
4 to 6 hours. And kapag naman gaming, 2 to 3 hours, no charging yun. Pero guys, ang kagandahan naman daw dito sa Acer Nitro 5, you can charge it while using and titigil naman daw siya mag-charge kapag full charge na. Pagdating naman sa performance, well actually na-try na daw ni Ken na maglaro dito ng World of Warcraft and wala naman daw lag. And based sa mga reviews na nakita ko sa YouTube, wala rin naman silang lag and mabilis din yung pag-render niya. So, ang tanong, magkano nga ba itong Acer Nitro 5 gaming laptop? Well guys, sa G-Gadgets SM North, kapag cash, 38,999 or 39,000. Kapag naman installment, 40,999 or 41,000. If naghahanap kayo guys ng gaming laptop, ito yung laptop na nakita ko na okay yung specs and carry na yung price. Kasi meron talaga mga gaming laptop na doble yung price. Pwede nyo rin i-check yung G-Gadgets sa SM North Annex. Sobrang accommodating ng mga tao to. I-entertain nila lahat ng questions nyo. Kahit na nagka-canvas pa lang kayo, meron din silang different mode of payments and marami rin options ng laptops doon. So that's it guys for today's video. I hope you guys enjoyed this vlog. Sana meron kayo natutunan kahit konti dito sa vlog na to. So hindi ganun ka-thorough itong review. Pero sana meron akong mga na-share sa inyo. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para updated kayo on my next vlog. That's it. Bye! See you on my next vlog!